we're back! Hi, kumusta kayo? Mga kapuso, I am so back. Marami na nangyari sa buhay natin. Nabash na ako. May mga sumuporta sa akin. Nahiwalay at huwag ano pa. But again, I am still here and I am back. Welcome sa medyo nakaangat-angat at fourth season ng Just In. Guys, alam nyo, ang Just In, first three seasons, para sa akin, just to be serious, ang Just In, ang bumuhay, at bumuhay sa dugo ko during pandemic. Sobrang liit lang nung team namin dati, apat lang kami, na nagkwentuhan, puro Zoom, naghanap ng mga guest para ma-interview, para makumusta rin natin yung mga tao during the pandemic. Pero ngayon, first face-to-face, Season 4, gusto ko lang ipakita sa inyo, para lang alam nyo nangyayari. Apat lang kami dati, i-video ko ngayon yung grupo. Okay? Ayan. Say hi! Say hi everyone! Ayan. Ganyan kalaki na ang grupo ng Just In. Diba? May payong pa kami dyan, may TV pa kami dyan. O, diba? Yan. Yan ang bagong grupo ng Just In, guys. So, marami na nangyari sa buhay. Bago tayo natapos ng third season, mahal na mahal nyo pa ako. Pagkatapos ng third season, galit na galit kayo sa akin. But again, the more you bash, the more we earn. So ganun lang kasimple. Bilang special tong episode na to, fourth season, naghanap kami ng special na guest. Gusto namin maging sobrang saya, maging sobrang special ang pilot ng episode, ang season 4 namin. Sadly, wala kami nahan. Pero, may pumalit. Sakto, nag-confirm siya today. Hindi naman siya ganun kabisi. Babasahin ko lang kung anong mga ano niya, ha? Nagawa niya sa industriya. Siya ang Sparkles Gem, actor, TV host, product endorser, businessman, recording artist, Asia's multimedia star, Alden Richards. Ikaw pala, wala mo kaya si Alden? Wala akong ginawa, hindi tumawal, hindi tumawal dito, Kuya Paus. How are you? Buti pwede ka! Actually, last minute lang talaga eh. Kanina lang ako sinabihan, mga 30 minutes ago. Paalis ako, punta sana akong gym. Oh. Sabi, eh kaya lang sabi, may setup daw dito ng Just In. Kung pwede daw ako, mawala lang ako last minute. Uy, marami salamat. Thank you, bro. How are you, bro? Okay naman, Kuya Pao. Mga kapuso, Alden Richards. Hello, mga kapuso. And it's an honor to be here sa Just In. Hearing new stories nung nakaraan na small thing talaga. Gusto show na small things finish great, diba? Pag seryoso ka. True. Hindi, totoo kasi, alam mo, ang Just In, kwentuhan lang yun eh, di ba? Mm. Nagkwentuhan lang kami, gawa tayo. Pero, lumaki yung grupo, wala pa rin ako sweldo. Yun lang ang tiyak. Okay, so calling ang buo-buo po ng nagpipinansa sa Just In, baka naman. Kita niyo yung mga payong-payong na yan? Yan so, pang ginastos. Mano ba naman lang bigyan ako kay Panggas? Actually, yung parking dito, 50 rin yun. Sa tagal ko dito, malamang mga 100. O, di ba? Gastos. Tapos tumunta ka dito. So, pero okay lang, dahil mahal ko ito. Hindi, totoo. Mahal ko ang Just In. And thank you very much na meron kang oras today. During the pandemic, hindi tayo halos nakita. Paano mo pinagdaanan yung pandemic na yun? Ako kasi yung pandemic, Kuya Pao, parang nangyari kasi sa moment na yun sa buhay natin. Tinigil tayo lahat. Yeah. Di ba? Parang for the longest time, yung existence natin, kung ilang taon ka man, yung pandemic na yan when it started 2019, pinigil lahat yun. Tinanggal yung routine, tinanggal yung kung saan ka busy, tinanggal kung ano yung mga usual mong ginagawa. So, nanibago ako, honestly. Mahirap. First month, kala ko kaya ko. I mean, when the pandemic hit our country, parang ano na ako nang gila pa, ninth year ko sa industry. Okay. Ninth year ko. Yung 9 years na yun, never-ending work yun. Every single day. Through weekends, sometimes even holidays.
daming nakocompromise or sa sarili or sa pamilya. Yun yung pinaka-busy mo yun bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic, yes. And then, what I'm talking about, yung first month was yung ECQ. Pumalo yung second month ng ECQ. Medyo may tol na. Medyo may nginig na, na parang, babalik pa ba sa dati? Yeah. Kasi hindi tayo sanay ng ganun eh. Lalabas ka, walang tao sa labas. Anxiety mo sa pandemic, yung sa virus itself. Ayaw mong lumabas kasi baka makakuha ka. Pag uwi mo, makompromiso eh. Nung time na yun, nasa Laguna ako, eh, pa, kasama ko yung pamilya ko. Siyempre, andun yung lola at lola ko. Meron talaga siyang anxiety eh. Yeah. Sa lahat. Yung iba, siguro ang galing lang magdala. Pero ako, it took toll on me. Mahirap siya, pero... Tapos ngayon nga bumabalik tayo sa normal paunti-unti after mag-aapat na taon, medyo nakakapanibago yung ibang mga bagay na nakasanayan. Correct, correct. Pero at least ngayon, bumabalik na tayong TNP sa normal. Alam mo yung normal noong pre-pandemic, ngayon, itong post-pandemic, anong mas gusto mo? Kasi ako napansin ko, maraming nagbago, especially with work. Work-related. Maraming nabago para sa akin, for the better. Yes. During work. Pero marami pa rin hindi. Yes. Pero nai-enjoy mo pa rin ba? Kasi sabi mo naiilang ka nung bumalik ka na sa work and everything. Pero do you at least enjoy the new normal na mga bagong safety precautions ng mga tao? O feeling mo, ano pa rin? Parang lately mga tao na bumabalik talaga sa walang katakot-takot. Personally kasi, Kuya Pao, pag nakita ng, I mean, ako, sa sarili ko, when I see the situation is getting better, minsan hindi mo naiwasan maging kampante. Correct. But eventually kasi, bakit? Like the pandemic, hindi natin in-expect eh. Siguro yun yung naturo sa akin. Mm-hmm. Yung pagiging kampante, siguro yun yung kailangan natin bawasan. Mm-hmm. So, but in terms of dun sa new normal and the old normal, work-wise, daming maganda. Yeah. Like sa, in terms of production, safety precautions, kung paano hindi na tayo inaabot ng masyadong late pa to. Hindi naman totoo yun! Parang inuumaga pa rin. Siguro, in a way, saves time and gastos because of the new normal. But, Nag-lock-in ka ba? Nag-lock-in ako. Yung buwan, gano'n? Hindi ko nagustuhan. Ay, hindi mo nagustuhan? Hindi siya nagustuhan. Nagustuhan ko siya work-wise kasi naka-bubble kayo, naka-immerse kayo sa role, tapos halos everyday kayo nagtitaping, may rest days, you get to spend time. Ang masakit lang kasi sa amin, Kuya Pao, naka-lock-in kami, pero yung bahay ko, walking distance lang dun sa pinag-lock-in. Natawid lang. Actually, tinatanong ko nga dati nung time na nalaman kung naka-lock-in ka. Mm. Saan umuwi si Alden? Sa tawid. Tapos, yun, pero in a way, maganda kasi yung effect niya. Mm. Unlike before, yung saka nangyari din sa akin, yung old normal pa. Habang gumagawa ko ng soap opera, ako ng endorsement, gumagawa ko ng pelikula on the side. Correct. So, labo-labo ka, hindi ka nawawala. Hindi mo alam kung ano nang binibigay mo dito sa movie. Correct. Yun na pala yung sa soap mo. Correct. Tapos yung sa soap mo, yung sa pelikula yung nabibigay mo. So, yun yung nagustuhan ko na pag isang project lang, concentrate lang. Na kasi naka-lock-in. Mm-hmm. Again, yung hindi ko nagustuhan sa lock-in kasi yung personal. Mm-hmm. Yung, again, yung psychology, yung anxiety, yung parang pagod ka. May times na may break naman yan eh. Usually, pag gumagawa ka ng job, yung parang, pagod ako din ah. Mm-hmm. Pero in a way, yung beauty pa rin nung ganun is, again, yung mga personal issues naman, kaya naman yan tiisin. Correct. Most of the time, kaya tiisin yan for the sake of work. So ako, I'm more of the new normal. Correct. Feeling ko nga efficiency-wise yung lock-in okay. Okay siya. Diba? So, pero wag isang buwan. No, yung mga 2 weeks. Kami yata, tatlong buwan yata. Hindi ko kaya. Mahirap. Pero yun, weekly, may break, few days, balik ulit. Ang hindi ko lang kaya kasi nung lock-in din mo yung quarantine at 7 araw. Oo. Ay, buti nga ikaw, 7, ako 10. Yung naabot namin yun, yung 10 araw na quarantine. Tapos, after nun, yung pagdating yung sa set, ano pa rin, tapos doon pala tatakbo yung isang buwan, di ba? Ubus na ubus yung araw. Pero maraming tumangkad nung pandemic. Medyo maraming tumangkad. Maraming tumangkad nung pandemic. For some reason. Tumangkad ka? Hindi ako. Hindi kasi nakakatulog ng mabuti eh. Katulog ng mabuti, yung kain na. Kain maayos, healthy. Naka-exercise ka mag-isa. Totoo. Yeah. Ako, hanap yung stretch ko everyday. Yes. Lalo yung sa paa, yung gumagano. No. Yung totoo. Stretching. Kaya pag-ising mo. Di ba? Ulos.
Hindi kasi... Kasama sa pagpayat mo yun. Kasama. Eh. Saka medyo nas naging lean din ako. Dahil doon. Saka ang kinis eh. Nakakakinis ng kutis yan eh. Pag na. Okay. Ito, umuko rin naman siya. Tama, tama. Kumunta din naman si Aldin eh. Anyway, ang just in, basically, kumustahan lang yan. And again, we like to look back sa mga ano yes, natin, yes. Mga pinanggalingan mas natin. Mas masaya yan. Mas masaya yan minsan eh. Diba? So, meron kami mga hinandang mga pictures na inakot namin sa baul. Balik, kwentuhan mo ako tungkol sa mga photos, ayan, yun, sabihin, stories and everything. Sige. Itawag ko dito, Nonat Ngayon. Nonat Ngayon. Let's go! Oh! Bata ka pala may ano ka na, no? May dimples ka na. No? Sa nanay ko nakuha yan. Mami ko yung may dimple. Okay. Siya talaga. So, first photo, graduation yata yan ng pag grade 1. So, kala nyo lang gaganyan-ganyan yung itsura ng batang yan, pero saksakan ng sutil yan. I'm sure. Makulit. I'm sure. Yung tipong, hindi yan dadaan sa normal na daanan lagi. Bawa, may pila. Yung pila niyan sa kabila. Kaya madalas yan, kutos yan sa tatay niya. So, yung isa, yung nasa kanan, yung kasama ko yung baby sister ko, tapos ako yun, pinsan ko naman yung isa. Tapos ito, family photo namin. Ewan ko, Makati Shangri-La yata. Tapos usong-uso nung araw, di ba, pag mga bata, kuya ko yung katabi ko doon sa isa okay. Na pag magkapatid, laging terno. Terno, totoo. Kasi pag hindi... Ginagawa mo kaming kambal. Oo, kahit terno. Reklamo naman. Tsaka kung pupunayin nyo, pupunayin mo kayo ba, hindi kami magkakamukhang tatlo. Okay. Hindi, magkakaiba kami ng itsura for some reason. Di ko rin alam kung bakit. Sa... Paglilihi ba yan? Siguro. Sa ano? Siguro. Kuya ko, Pinoy na Pinoy. Ako, medyo kano. Tapos yung kapatid kong bunso, medyo parang chinichinita ng konti. Tapos yun naman, yung sa dulo, recent yan. Japan trip namin yan. Yun kasi yung binibigay kong reward sa sarili ko. Kapag, kasi nga, because of work, compromise talaga yung oras ko sa pamilya ko. Yeah. Kaya pag holidays, I make it to a point na meron akong oras para sa kanila, na kanila lang, na 1 week or more. Sila a year. Lang, a year. A year. Sila yung kasama ko. Tsaka kahit naman ganyan din, Beto, kahit busy pa rin naman, nakaka-uwi-uwi pa rin naman ako ng Laguna, okay. Siguro once, twice, or thrice a month. Okay. Kasi dito na tayo. Doon pa rin natutulog. Kung uwi ka ng once, twice a month, you sleep there o dalaw-uwi? Dalaw-uwi. Ah, okay. Bira yung tulog. Tulog. Kasi syempre, the next day, trabaho na naman agad. Pero... Sa Laguna ka talaga? Doon ako lumaki. Doon ka nag-school? Doon ako nag-school. Pinanganak ako sa UERM dito sa PUC. Pero doon ako nagkamalay eh, sa Laguna okay. Talaga. 1992 kami lumipat doon, year of birth ko. So, lahat. Unang school. Ba't kayo lumipat sa, from PUC to... Doon yata nakahanap ng... Kasi talaiban pa yan ng araw eh. Yeah. So, hindi pa ganun kamalang mga properties. So, correct, yung... Correct. Nung tinutulungan kami ng side ng tatay ko, na mga, yung tatay ko tinutulungan ng mga kapatid niya para makahanap ng lupa, dun sila nakakuha. So, dun nangyari lahat. Diba pa, unang beses kong nag-aral. Nag-aral, tapos dun din ako... Tinuli? Dito ako sa Maynila, tinuli. Diba? Tuli ka na? Buti ka po! Hindi kasi dapat papatuli ako ng pandemic eh. Kasi hindi ka lang yung doktor. Anak nung tinapanaman ko yun. Kaya pala tumangkad ka ng pandemic. Medyo. Pero oh. Maaga ako nagpatuli, mga grade 6. Mga grade 6? Grade 6, tuli na tayo. Ilan lang yung schedule ko ah. Yung tuli ko dapat magawa ko this year. Bro. Okay? Sali, pa-block yan. Pa-block na. Parang hindi ako may cashew yung ano ko. Parang hindi ako may cashew yung pantalong ko. So doon ka nag-aaral, college? Dun din. Doon din. So college, ako na yun. Parang nag-start na ako na, yun nga, road to showbiz. Pageant muna. Nasabi ko naman na dito sa ibang mga interviews ko, pageant muna tayo after pageant. Siyempre, nagkakaroon ng connection. So eventually, napasok ko yung commercial. Okay. It's from commercial to auditions na sa mga network. Starstruck ka ba? Starstruck. Ito, batch nila na yan. Steven Silva sa Masano Labati. Starstruck 5. If I'm not mistaken. Anong ka lang? Saan ka na ligwa? 60? Seryoso? Sama ng globe ko ng seryoso. Kaya nga ngayon, minsan pag nakikita ko pa rin yung mga tao na involved sa Starstruck, dati yung malinaw na Manilo sa memoria ko. Sabi ko, lagi,
Paalala ko lang po, tinanggal niyo ako sa sidetrack. Pero, for, as a joke lang. Hindi! Dapat, hindi kasi mabait ka eh. Hindi ka mapagtanim na tao. Pero kung ako yun, di ba? Pag nakita mo ako. Sino ba ipit natin ng ano? Ano yung pero grabe no, bakit feeling mo natanggal ganun? I mean, anong kulang? Sa lahat. Sa'yo. Sa lahat. Oh. Pao, siguro itsura, tsaka talent, tsaka confidence. Kulang. Confidence. Kulang na kulang. Siguro, ang motivation ko talaga nun, kamamatay lang kasi ng nanay ko that time, during the Starstruck season. Sabi ko, tapos nag-resign ba yung tatay ko na isang trabaho after that. Yung retirement niya, yun yung ginastos namin sa pampa-cremate ng nanay ko. Okay. Tapos bumili kami ng washing machine, tsaka ref. Ubus. Ubus ang pinagbunusan. So, sabi ko, parang calling ko yun to na mag-U-turn ng konti. Na, oh, hindi mo na yung pangarap mo. Tinabi ko muna yung sarili ko. Sacrifice mo muna yun. Ito muna, kawawa naman sila. Well, supposedly, what was your dream? Gusto ko talagang mag-pilot, pero kaya lang ang mahal ng tuition fee. Growing up as a probinsyano, di ba parang sa probinsya, sundan mo yung yapak ng tatay mo. Di ba, ganun lagi eh. So kung ano yung tatay mo, yun ka rin. Food and delivery, general manager siya ng isang hotel. Sabi ko, yun yung ultimate dream. Kasi yun lang yung afford eh. Mag-manager na lang din ako. Okay. But, pilot talaga. Gusto ko talaga magpiloto. Ang mahal ng tuition fee. So, may ganun laging problema when I was young. Diba? Hindi nawala yung problema sa kaya. Kaya, ang hirap mag-move forward. Yeah. May gusto ka, pera. Gusto mong gawin to, pera. Yung, parang growing up, yun yung na-stuck sa akin na hindi lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo kapag mahirap ka. Mahirap ka. Yan. Mahirap. Mahirap siyang tanggalin sa stigma ko. Oh, kasi ganun ako lumaki. If I may ask, hindi na naabutan ng mom mo yung pagiging artista mo? Yes, ikaw. Not even yung unang play ko sa school. Hindi na naabutan. Kasi bedridden na siya nung I was in fourth year. High school. Unang pageant ko, unang commercial. Wala talaga. Zero talaga. Pati pageant? Pati pageant. Ah, okay. Hindi niya nakita nakabreak dun sa stage. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Wala talaga yung passion. Na not even... Siya kasi may dream nito sa akin eh. Kasi ako... O gusto niya mag... Siya! Panayan ng mga telenovela sa GMA. Gusto niya yung Marimar. Okay. Siyempre, si, ang signature itsura ng Marimar. Si Marimar, ba, sexy, nakapunta sa mga shell-shell, yung mga si Cero dati, nakapabayo. So, gusto daw niya makita sa TV na sumakay ng kabayo. Kaya lang, yung time na sasakay na ako ng kabayo, wala. Ako may ligaw mga bayo, pero hindi ako nilagay sa TV. Ano? May ligaw mga bayo? Ay, totoo. Pero hindi ako sa TV. Hindi siya pwede palabas. Privado. Privado. Ibang platform. Ibang platform. Ibang platform natin lagay yun. Masakit sa likod pag platform. Walang cushion. Oo, walang cushion eh. Wait, sorry ah. Medyo ano lang ako, hanip yung success mo ngayon, di ba? Yung problema mo ngayon sa pera, eh, kung paano siya gagastusin. Hindi, di ba? Magkakamiran na tayo, tigilan mo ako. Huwag mo akong sabihin mo, hey, Kuya Pao, sabi. Tigilan mo ako. Hindi ko sabihin. Hindi, ako lang magsasabi. Kaya yun ako pa gusto nakawin yung relo mo eh. Kaya yung tao nakagigil sa relo mo, gusto ko nakawin eh. Pero, but still, meron bang, ito ko eh. But seriously speaking, yung may panghihinayang ba na hindi ito nakikita ng mama? Sobra ko yun pa. Kasi kung minsan iniisip yan, kalimbawa, ano ba, unang so, daan laging may sayang moment doon. Parang sayang, hindi mo napanood ito. Yung Alda, Philippine Arena, napuno, sayang, wala ka dito. Hello, love, goodbye. Highest crossing. All time. Sayang, hindi nila panahon. Yung mga ganong moments na ang daming what ifs na sayang na kung sino yung taong nangarap nito para sa'yo, siya pa yung hindi nakakita. Yun lang yung medyo malungkot. But I'm sure she's very proud of you now. I mean, I even think with her guiding you, kaya mo ito nabubla. Yes, lakas ko yan, nanay ko. Sa kanya, minsan, may mga problema din ako. Sa kanya ko yung hindi ng tulong. Siyempre, nasal din kay Lord.
Kasi kung wala yun, mahirap industriya natin eh. True. Unfair siya in so many ways, but it's up to you kung paano mo siya titingnan. Kung paano mo i-digest lahat ng mga nangyayari sa buhay mo as part of the industry. Unfair, but yung bright side, ano ba lagi yun? Yung silver lining, yun na lang hinahanap ka lagi. True. Sa, ano ba? Why are you here? Anong purpose ko? Ano bang purpose ko? Ano bang nagagawa ko? Ano bang silbi ko sa buhay ng mga taong sumusuporta sa akin? I guess that's what really matters. More than anything. True. Career. Alam mo, 12 years ka na 12. Sa industriya. 12. Diba? 12. I'll be very honest, hindi yung masama yung kinakbo ng 12 years and where you are. Sa totoo. Diba? Yes. You're very blessed. Yes, no? Very. Pinakasimula mong, kanina, pag-usapan na nga natin, starstruck, talo. Paano ka nakabalik? Saan nagsimula yun mo? No? After starstruck, ayoko na. Diba? Sabi ko, ayoko na. Kasi, galing Laguna, ang gastos-gastos pumunta dito. Oo. Kung hindi ka mag-re-rent ng FX, magkocommute ka na napakatagal. Eh, lagi akong late. So, andun na naman ulit yung issue ng pera. Gastos eh. Nag-aaral pa ako nun, self-supporting. So, yung mga nakukuha ko sa mga... Sorry, nakapagtapos ka? So, you have to stop? I have to stop. Okay. Parang first year college na ako. Nag-college ako, siguro couple of months, five to six months lang. Kasi nangyayari na itong mga side hustles ng audition. Okay, okay. So, pero after starstruck, sabi ko, ayoko na. Parang niloloko ko na lang yung sarili ko, napupunta pa ako dito, aasa ako. Kasi sa totoo talaga, Kuya Pao, itong industriyan ko, saksaka ng daming rejections dito. Yeah, true. Yung hindi lahat ng audition mo makukuha ka, hindi lahat ng gusto mong roles makukuha mo, projects na gusto mo hindi mo makukuha, mas madami yung rejection. Napuno na lang ako sa rejection ng moment na yung starstruck kasi. Kala ko okay, kala ko smooth sailing eh. Pinahiram ko pa ng t-shirt si Roko nun eh. White shirt na may ganun story siya. Pero, then, aral na lang ako. Sabi ko, depressed ako nun. Sobrang down ako nung na-out ako ng starstruck. Umiyak ako sa gutter ng Jamboree nun. Wow. Yung time na yun, sabi ko, parang, hindi ito para sa akin. Aral na lang ako. Wala na ako regular job. At least sustainable. Mas masusuport natin yung family ko. Sabi niya, balik sa school. Nangyari yung audition for Alakdana. Si Direk Mac Alejandre, tapos si Miss Jerry Ching, si Iano pa siya nun, PM pa siya nun. Okay. Nakailang absent na ako sa isang subject dahil sa audition. So, ayan na naman. Nung moment na umayaw na ako, tumawag. Okay. Nasa sa'yo, Chard. Richard kasi talaga pangalan. Yeah. Chard, sige, nasa sa'yo. Hindi ka namin pipilitin. Pag binigyan ka pa naman ng ganung moment, ang hirap. Ang oo. Ikaw na yung mag-decision. Correct, yun. Correct. Pag hindi ko kinuha yung audition, baka sayang yung chance. Correct. Baka makuha. Baka eh. Pero pag kinuha ko yung audition, babaksak na ako dito sa subject na to. Tapos kailangan ko siyang irritate. Bayad na naman. Sige Lord, nasa school ako nun, Gepo. Tirahin ko na. Sino? Yung soap. Ah, okay. Akala ko kung ano sundari, gano'n ako. Sabi ko? Oh. Punta mo na. Okay. Bahala na. Sinama ko yung bunso kong kapatid. Yung babae. Dalawa tayo, liga. Punta tayo ng Manila. After nung Gepo, after audition. Siyempre, ganun. Every after audition. Di mo naman agad malalaman na ikaw eh. Na, oh, ikaw gusto na. So sabi ko, binaksa ko yung PE. Piliin class yun. Tapos naghintay ako tatlong araw. Ang araw wala. Second day wala. Sabi ko, mali talaga yung shoulder sa akin. Mali talaga akin. Fourth day, tumawag. Congratulations. Pasok ka, isa ka sa maliling na. Hapon. So, tatlo kami nun, si Richie Paul, si Pao Abilino, ako. Tapos, Love Square kami ni Luis. Mm. Apat kami. Yun na, after... That's considered year one. That's considered year one. Yes, Gepo. Yan yung kung tuwa ako na nasanay kasi ako na ang ulam isa lang eh. Pero sa taping sa tatlo, piyesta. So ganadong kumain sa ito pala sa ito pala maging artista. Ito pala yung feeling. Pero hindi pa rin madali yung first parts kasi syempre pagbago ka.
priority. Siyempre. Nangarap sa tabi. Lulunukin mo lang lahat yan at some point. Yeah. Hindi mo siya, hindi mo ikakasama ng loob dapat yun. Kasi, kailangan i-acknowledge mo sa sarili mo. Nagsistart ka pa lang. Correct. Lahat ng, kumbaga, rock bottom yan. Yeah. Gapang ka dyan. Good thing for some reason, mga tao na nag-a-advise sa akin, ganun ang kayo. Iisin mo lang lahat yan. Iisin lang, yan. Yeah. Iisin lang. So, right after lockdown, away pa, hanggang nag-uusap tayo ngayon. Anong tigil? Totoo! Totoo! Kasi, nag-a-lockdown na ka. Tapos, may beloved tayo yun. May beloved tayo yun. After nun, doon ako nabigyan ng solo, yung one true love niya. Diyan ako pasok yung solo prime time. First year mo, sabi mo nga, maraming rejection. After the rejection, natanggap ka. Ibang challenge ulit yun. Diba? May mga nangutya ba sa'yo? Sa, may mga na-experience ka ba? Director, artista, nanay, tatay, may mga nang insulto ba sa'yo? Lahat yata nung binanggit mo. Meron, ano? Pasok sa bahay. So, anong... Hindi kasi, considered si Alden sa pinakamabait na nila lang ng industriya. Hindi, totoo. Marami. Marami. Lahat ng binanggit ko, lahat ng binanggit ko na rin, gusto mo yun? Mukhang gago, di ba? Isa pa. Marami. Marami, di ba? Lahat ng binanggit mo? Meron, ha? Yes. How do you control yourself? Mahirap at first. Bakit never kang pumatol? Lumaki kasi ako, naturuan akong hindi pumatol. Oo. Sa kung ano man yung nakukuha mong negative towards the other party. Kasi at the end of the day, hindi ako yung may kulang sa sarili ko. I know myself. Alam ko kung dahil ako nandito. Alam ko kung anong gagawin, dapat kong gawin sa araw-araw na taping. I know my worth. Yeah. Siguro that's thing na at that young age. Aga ko kasi nag-mature kung anong may matik na matay yung nanay ko ito. So, ang iniisip ko lagi, hindi ko sisirain yung nasimulan ko dahil lang sa mga taong ko na hindi tanggap kung ano yung mga napapakita ko. Correct. Kasi at the end of the day, sarili ko yung kukompormiso ko sa aking family ko. Sino yung priority ko. That's the reason why I started. Galing. Galing yung proyekto. Fairness to you talaga. Iba yung natural ka, mabait na tao eh. Pero ito, kasi yung bait-baitan. Ang lumalabas ng totoong galing mo rin. Tapos si Kuya Pao, kilala ko ito pag nararamdaman niya hindi authentic yung kaharap niya. Oo! Hindi, kaya medyo naging close kami nung My Beloved eh. Kasi, nakikita ko mabait si Alden eh talaga eh. Nanatanda mo, di ba binigay ito sa pakos? Hindi ko makakalimutan yun, Kuya Pao. Kasi sabi ko, ang pogi nito, pero mahi. Majira. Noong panahon na yun. Noong panahon na yun, nakakaluwag-luwag ako eh. Yes. So kami na doon, di ba? Gaya tapos. Kaya pa, eto may hindi ako na-share sa'yo. Na ngayon ko lang sasabihin sa'yo na nakita ko, pero na-stop siya sa akin. There was a time magpapasko yung, nagsishoot tayo My Beloved. To pa-Christmas season yun. Tapos, birthday ni Arian. Tapos nakita ko, sinulatan mo siya ng JK. Laki! Laki nga. Tapos, pero, laki nga. Oo, pa-birthday sa akin. Yung nangyari nun, Kuya Pao, dala ko yun hanggang ngayon. Na sabi ko, one day, magagawa ko rin yung kay Mama din. Bigyan siya ng ganun kalaking amount dahil deserve niya yun. And dahil, of course, all the sacrifices and when I started, kasama ko na siya. Yun yung nabigay ng Kuya yung moment na yun. Ewan ko kung naalala mo pa yun. 300,000 yun. Tandang-tanda ko yun. Eh kasi nga, hindi, ako ito, naniniwala ako na, feeling ko ikaw din eh, konti ang kaibigan ko, konti ang ano ko sa industriya. But if they take care, parang si mga ten, di ba? Kung inaalagaan ka, at kung makapagbigay ka ng regalo sa ibang tao, ganun-ganun lang, dapat yung tao nag-aalaga sa'yo, number one niya. Di ba? Ako, yun lang yung ano ko. Regardless, alam mo si Arian, hindi naman lingid sa tao.
napunta ako sa rock bottom, di ba? Arian, I think, worked for me 2 years. Walang sweldo. Di ba? Pag nalagaan mo yung tao, ang ka rin, magiging kaibigan, hindi na siya co-worker, hindi mo siya taong kaibigan mo na siya. Actually, si Arian, and I believe si Mama Ten, pag dumating yung araw na medyo hindi kayo okay, at mag-separate, kailangan mong ipapatayan. Kasi ang daming alam si Arian, ang daming alam, kailangan siyang itumba. Yes, hindi pwede. Kumbaga, si Miss Tracy at saka si Shelly papunta na dun. Kapag nagkahiwa-hiwalay kami, ipapapatay ko yan. Masyado silang maraming alam. Tsaka ang galing lang din, Beba, kasi si Arian naging futuristic. Oo, oh, oh, kita mo, robot na yan. Hanap yung tigas ko itong wagan ko si Arian. Ay, nako! Diyos ko, haba rin dito! Next picture na tayo! Was this your first movie? This was my second movie. The first movie was yung kasama yung naka-jacket ako purple kanina ko. Twin Academy yun. Yeah. So, ito yung second. The reason why this is very memorable, ito yung first time ko nag-portray ng dark role. Okay. Pinatay ko yung mga kasama ko sa pelikula. Okay. Yan din ang dahilan kung bakit ako nakapunta sa United States of America for the first time. Wow! First biyahe mo. First biyahe yan. So, nagkaroon ng international screening. Wow. Yan, ni-release dun sa US yung daro. Wow, panis. Kala ko nun, Hollywood na yun. Di pa pala. Kasi local producer. Pero Hollywood. Sa LA, oh, lakad ka, red carpet, ganyan. Pero, this was, I think, my second year sa showbiz nun. Okay. Second year ko to. And it was, of course, it's under GMA Films. And, medyo, yeah, yan yung isa sa mga nagpa-motivate sa akin to even do more projects like that. Okay. You know, being able to work with Yam Laranas. Yeah. Brilliant director, brilliant writer, DOP pa at the same time, director pa at the same time. Isa yan sa mga project na up to now, binimension ko pa rin kasi it has a special place in my heart. Okay. Iba yung acting na nalabas ni director. Wala akong lines dyan, kaya that's my first project. Ah, ganun, walang kahit anong lines. Ang nasabi ko lang sa buong film, dito. Dito. Di mo kailangan ng mahabang linya para tumataas. Totoo yan. Dito lang. Sa buong... Kasi 3 arcs yung movie na yan, Kuya Pao. May yung present, yung past, at saka yung mas past. Okay. So, 2 past yun. So, yun lang yung nabanggit ko dun sa arc ko. Ako yung gitna eh. Yung sandwich part eh. Yung kung bakit ba nag-transition na pumapatay talaga yung killer okay. dyan sa pelikula. And then, for year 2... Malaking bagay. Malaking bagay. Good. Thank you, Jimmy. Aldad, biggest milestone. Of course. Yan yung pinaka...